Grabing puso ang pinakita ni Jalen Brunson injured na naglaro pa. At Josh Hart, walang kapaguran. 15 minutes lang ang pahinga simula round 1 ng playoffs. Reggie Miller pinagmumura ng Knicks home crowd. Pero bago tayo pumunta sa laban ng Knicks at Pacers, ay dito muna tayo sa mainit na komento ni Hall of Famer at ESPN analyst na si Shaquille O'Neal kay Nikola Jokic. Kanina kasi inanunsyo na ng NBA na si Nikola Jokic na nga ang NBA MVP ngayong 2023-2024 season. The 2024 MVP from the Denver Nuggets. Yeah! Nikola Jokic. Excited. Pero tila ba hindi nasiyahan si Shaquille O'Neal? Ni real talk niya pa si Joker. Para raw kasi sa kanya ay si SGA dapat ang naging MVP. I want to congratulate you, but I want you to hear from me first. I thought that SGA should have been the MVP. That's no disrespect to you. Well, hindi naman naging big deal kay Joker ang opinion ni Shaq. Pabiru pa itong sumagot na, "We don't judge people here." Thank you, Shaq. We don't judge people here, no, so that's fine. It's your opinion. I'm joking. So dito na tayo sa laban ng Knicks at Pacers kung saan ay nakuha ng Villanova boys ang kanilang panalo kanina sa Game 2 sa score na 121-130. Leading scorer sa Knicks ang kanilang superstar na si Jalen Brunson with 29 points at merong 5 assists. Nagkaroon pa ito ng injury 3 minutes remaining bago matapos ang first half. Pero grabing puso ang pinakita nito. Biglang nabuhayan ang home crowd nang bumalik ito sa court bago magsimula ang second half. Well, as the guys in Studio Chronicle, Jalen Brunson did come onto the floor. That little pass. Nagtala naman dito ng 28 points si Donte DiVincenzo na merong 50% outside shooting, 6 out of 12 sa 3-point line. X-factor din si OG Anunoby na umiscore ng 22 points sa first half, in total of 28 points this game. Bad news nga lang dahil nagkaroon ito ng injury sa third quarter at hindi na nakabalik pa sa game. Double-double naman ang naitala ni Josh Hart, 19 points at 15 rebounds, ang kaisa-isang player na binabad buong game. Ito na ang kanyang third game dito sa playoffs na naglaro siya entire game. Ang huling nakagawa nito ay si Jimmy Butler noong 2013 at sa parehong coach lang nangyari, under coach Tim Thibodeau. Sa 341 total minutes ng Knicks dito sa playoffs ay 15 minutes lang ang naging pahinga ni Josh Hart. Nag-bounce back naman dito sa Game 2 si Tyrese Haliburton na nagtala ng 34 points at 9 assists. Malayo sa naging performance niya sa Game 1 kung saan ay 6 points lang ang nagawa. Samantala, naging katuwaan naman ng Knicks home crowd si Reggie Miller na pinagtuturo at sinigawan ng FUCK. Nilapitan pa ni Josh Hart bago matapos ang game at sinabihan kung ano ang pinagsisigaw ng crowd. Para sa mga hindi nakakaalam, isa sa mga rival team kasi sa NBA ang New York Knicks at Indiana Pacers, lalo na noong kapanahunan ni Reggie Miller. Maraming salamat sa panonood mga idol, paki-like ang video at subscribe for more updates.